Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 15, 2024, Sabado sa ika-10 linggo sa karaniwang panahon. Para po sa ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito, ito po ay hinango sa unang aklat ng mga hari, chapter 19 verses 19 to 21. Noong mga araw na iyon, umalis si Elias mula sa bundok at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay, iniwan ni Eliseo ang mga toro. Umabol kay Elias at nakiusap. Mapapaalam po muna ako sa aking ama't ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggato ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Sabado, huling araw para sa ika-10 linggo ng karaniwang panahon. At kung maalala nyo po yung tagpo dahil tayo ay nagpapatuloy sa pagninilay sa aklat ng mga hari kung saan ito po yung kwento ni Elias at sinabihan na siya ng Panginoon na hanapin si Eliseo bilang kanyang magiging kapalit o kahalili bilang propeta. So, matatapos na po yung kanyang oras at kanyang misyon. Dito po sa tagpo natin sa unang pagbasa ngayon ay kanya na pong tinawag si Eliseo. At sa kanilang usapan ay nangako si Eliseo na babalik lang muna siya sa kanyang mga magulang, mapapaalam at saka siya susunod dito. Maganda po na isang paanyaya para sa ating lahat ay mapagnilayan po natin ngayong araw na ito kung paano natin tinutupad ang ating pong mga pangako, lalo na ang ating pangako sa Diyos. Siyempre, no, kapag tayo po ay marunong tumupad sa pangako natin sa Diyos, hindi malayo na kayang-kaya rin natin tuparin ang ating mga pangako sa tao. No, sino man yan, maging pamilya, kaibigan, asawa, na kapag nangako tayo, sisikapin natin na tutuparin ito. Iyon po yung maganda at matingkad na panawagan sa atin ngayon. Kasi sabi ni Eliseo, papaalam lang muna siya at matapos nga na mapaalam ay sumunod na kay Elias at siya po ay sa mga susunod na mga kabanata, siya na ngayon na magpapatuloy ng gawain bilang isang propeta. Kaya sana po, no, yung mga pangako natin, balikan natin, no, pagnilayan natin muli, alin na nga ba dito ang mga tinupad na natin at yung mga bagay na hanggang ngayon ay ipinagpapaliban pa natin. Marami po sa atin kapag nagdarasal sa Panginoon ay marami tayong binibitawan na pangako. Kumbaga, pag sinasabi natin na yumaman lang tayo, magkatrabaho lang tayo, ay tutulong tayo sa ating kapwa, tutulong tayo sa simbahan. Pero nung may pagkaloob na ang ating pong mga kahilingan, nasaan na po ang ating mga pangako? Kahit po, no, lalo na pagdating sa mag-asawa, yung kanilang mga pangako na magmamahalan, kahirap at ginhawa sa karamdaman at sa kalusugan, ngayon po na sinusubok ang inyong mga relasyon o kaya lumilipas ang mga taon, nasaan na po ang pangako na binitaywan ninyo sa isa't isa? Ano po, no? Kahit yung mga simpleng pangako lang, sikapin natin na tuparin ito. Pag nangako tayo, tuparin natin. Huwag tayo magsasabi ng hindi naman natin talaga ginagawa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.